Hello mga kumari kong expired. Night! Pagay ka kay St. Peter kay any moment na madeduan arrival ka. St. Peter, sponsor naman dyan para kay nanay. Ano yung gusto mong kabaong may tempered na o may wifi? Ano? Baka iniisip nila, meron kang catering business. Wala. Wala? Wala ang kinakain. Business pa catering. Sa amin, magkakapatid walang nakatapos mag-aral. Si Miss Catering, hanggang ano lang naabot? Grade 3 lang. So, asa na ngayon yung kapatid mo? May galit pa rin ako eh. Kung ginagawa ka, kailangan mong iripan mo rin. Hindi nina-offend ng nanay mo pag medyo morbid yung joke mo. Kung ano man yung ano ko sa iyo na hindi maganda, masakit dito pero busog naman tayo. Wala akong choice kundi magtrabaho sa construction worker. Tinanay kasi nagtrabaho din siya. Nagkakarga din siya sa truck. Nang hollow blocks? Oo. Doon yung pinakamasakit sa akin na part na kita mo yung nanay mo. Totoo ba yung kinuwento mo na yung kuya mo na binugbog yung tatay mo? Oo, dati nag-away silang dalawa. Nung kasabutan, nagbubugan sila. Tapos inapakan yung, alam mo yung GSM na inapakan yung liing? Yun na yung namatay na yung tatay ko. Ayan, syempre nandito kami sa Tacloban at binabaybay namin ito patungo kami ng Barangay San Roque, Tolosa, Leyte, kung saan meron tayong appointment. Oo, at makakausap natin ang Ingliserang si Miss Catering. Kilala niyo si Miss Catering? Ay nako, makikilala niyo pa siya ng lubos pag nakahuntahan na nandun kung kumari niyo na nakakatawa at gustong-gusto siya ng marami. Imagine niyo kahit hindi artista to ha. Oh, sikat na sikat. Bakit nga ba Miss Catering ang pangalan sa kanya? San hango yun? At bakit lagi siya nakikipag-usap sa mga afam? May boyfriend na ba siya ngayon? Ano ba tunay niyang pangalan? Ako, lahat ng yan, yung mga katanungan sa isip nyo, masasagot na yan. Kaya, 30 minutes pa. Makakarating na tayo doon sa kanyang barangay. Ano na, Miss Catering? Ayan na, oh, di ba? First time namin magkita ni Miss Catering. Pero wala naman talaga siyang catering. Hi! Hi! Hello po. Hello, welcome to my home. Hometown. Yes. Hi! Hello po, magandang hapon po. Ano yung saway magandang hapon? Maupay na kulot. Maupay na kulot? Hello po. Dito tayo sa bahay. Hello po. Ayun si nanay. Nay! Oh, kilala mo ako. Kilala mo siya, nay? Ha? Kilala mo siya, nay? Umuamoy ng kilikili ko, nay. Mabango. O, tinan mo, o, tinan mo, o, nakakatuwa. Ah, may langka. Paborito ko yan. Langka yan, di ba? Hindi man durian yun. Langka. As in, meron kayong tanim ng langka. Niready na yan para sa'yo. Ah, kaya pala nauna na ang mga langgam. Oo. Ano yung iba sa labas? Nakatambay. Ah, ito lang pala siya. Oh, ito yung ano namin, kitchinadal. Kitchinadal. Ah, ito. Oh, hi. Siya, sino naman? Asawa ko siya. Wow. Babae. Ang sisira ng buhay ko. Siyempre, habang dumadayo kami rito, tulad ng aking sinabi, talaga ng mga personal natin pinuntahan, ang sikat na sikat ngayon at laging nag-viral kasi dahil sa kanya mga itinuturong pag-iingles, yung pakikipag-usap sa afam, at yung klase ng buhay na meron siya at napaka-unique at hindi niya ikinahihiya. Sino pa nga ba ang aking tinutukoy? Ang Miss Catering or Amor. Yes. So, hello po. I'm Miss Catering, ang kumarin yung expired.
kung ano yung expired. Bakit ba Miss Catering ang bigla mong tinawagan sa sarili mo? Miss Catering kasi nung nag-video ako, nakausap ko yung foreigner, sinabi ko sa kanya na busy ako, I'm catering to my mother because my mother is mild stroke. 2019 yun. Tapos doon nila akong binansagang Miss Catering. Miss Catering to my mother yung una. Sabi ko para ang haba, ginawa ko lang Miss Catering. Doon nag-start yung problem. Kasi yung iba na hindi ka kilala eh, baka iniisip nila meron kang catering business. Wala. Wala. Wala nang kinakain. Business pa catering. Siyempre, lumusob kami sa inyong barangay, no? At napakapayak ng inyong pamumuhay, no? So, siyempre, pag nakita nila ito, siyempre, feeling nila kumikita na si Miss Catering. Ano nang naipundar ni Miss Catering habang siya'y nakikilala na? Sa totoo lang, ang tagal ko nang social media, 5 years na, palagi akong nababans sa mga, sa TikTok ko, social media, hindi ako makapag-focus. Pero, iniisip ko na lang, siguro may reason kung bakit nangyayari sa akin to, pero hindi ako nang pipinahinaan ng loob. Gumagawa pa rin ako ng paraan. Bagong account. Mm-hmm. Gumagawa ako ng paraan kasi yung mga taong nagmamahal sa akin at sumusuporta, alam kong hanapin nila ako at babalik sila para suportahan ulit ako. Uh-oh. Pero sa totoo lang, wala pa ako masasabing na ipundar, pero ang laki ng pinagbago ko dati ngayon kasi kahit wala pa naman, kontento naman ako, masaya ako kasi mayroong mga bagay na hindi ko in-expect na makukuo o darating. Mayroong mga lugar na hindi ko in-expect na mapupuntahan ko. Mm-hmm. May mga pagkain na hindi ko in-expect na makakain ng pamilya ko. Oh. Kung dati, hindi kami nakakain 3 times a day, minsan once a day lang. Nag-aaral ako, pag-uwi ko ng bahay, iinom lang ako ng tubig. Walang pagkain? Wala. Tapos nag-construction pa ako noon, kaya hindi rin ako nakapag-focus mag-aral. Pero kontento lang ako sa buhay ngayon at masaya ako kasama yung pamilya ko. Pero wala pa akong masyadong na iipundar, pero ginagawa ko ang lahat para makapagpundar para sa nanay ko, para matupad ko yung pangarap ko para sa nanay ko. Bakit ganun mo kamahal ang nanay mo? May mga tao kasing mapanghusga. Gusto ko tuparin yung pangarap ko para sa kanya. Kasi ang hirap na husgan yung mga pamilya mo. Ganun. Construction lang. Wala pang pinag-aralan. Kaya gusto kong mayroon kaming sarili naming lupa, bahay, ganun. Yun lang. Maayos na wala kaming utang na loob sa ibang tao. Bakit? Marami bang nangaapi sa inyo? Oo, dati. Mahirap ikwento kasi alingan dito tayo sa Shamitya. Mahirap kasi gusto ko ay may sarili na kaming lupa kasi yung husgan ka ng mga tao, tapos magpapakumbaba ka, magre-respeto ka sa mga taong hindi naman deserve. Kaya, respeto mo. Oo. Kaya gusto ko talaga matupad yung pangarap para sa nanay ko. Ito lang, kumukulo na. Kapilang ama ibibigay ko sa'yo. Yung train dumating na. Kukunin ko lang yung kape sa second floor. Wait lang ha, kay raffle to. Wow, ang daming kape. Anong gusto mo? 3-in-1+1, happy kaarawan? Walang kaarawan? Yun na lang isa. Great taste. Oo, yan. Diyos ko, nakakala. Great taste na lang. Nag-init po ng tubig si ano. Kaya ako pinapawisan kasi yung init nandito sa likod ko. Tinitiis ko mabuti lang. Na pansin mo. Gusto ko. Para maramdaman mo ang init. Kailangan mo kape lang muna para malasap mo ang probinsya. Ito yung pinaka-pantry nyo, yung kahon, kung saan nandyan lahat yung mga kape, asukal, gano'n. Anong password nito? Hindi ko mabuksan. Ako na. May password to. Hindi, dito yan sa gilid. Yaya! Eh, ba't may yaya ka? Mayaman kami. Thank you so much. See? Ganyan kapayak ang buhay nila. Oo. Maano dito, parang maaliwalas, mahangin, mapipil mo yung Nature Spring. Oo. Yung parang peaceful, lalo na pag gutom ka, mananahimik ka talaga. Pag gutom, nananahimik na lang kayo. Hindi ka gagalaw. Bakit? Kaya gutom ka. Pag gumalaw ka, gutom ulit. Alam na alam mo, no? Eh, open-minded mo ngayong isa. Saan isang coffee?
Na-over Wilkins ako sa'yo. Ayun pala yung kape. Nakakaloka. Ayan. Okay lang, kape lang. Okay lang naman, Diyos ko. Yung iba nga, walang pang kape, ano ba? Di dapat i-appreciate na. Diba? Anything goes pagdating sa ganito. Payak na pamumuhay. Etong kusina mo, napakalaki, no? Sa screen. Ang liit lamang po nito. Talagang abot mo lahat. Ang sulok nito, no? Ito na yung kape mo. You're nothing. Oy, para second grade. Hoy! Huwag mo sa... 3-1. Ayun. Masarap ang timpla mo ng kape. Yes. Yung tubig namin, masarap kay tubig kanal yan. Dito naman malinis naman ang tubig. O nagmuibili rin kayo ng mineral water. Dati maano yung poso namin. Niimlan namin yan. Eh ngayon may lumalabas na buhangin. Yun na ka maiinom. Gaga. Oh, anyway, gaano kahirap ang buhay? I mean, nakagisnan mo na ang ganitong klaseng buhay mo na dito nakatira at an early age, nag-work ka. Dati grabe yung hirap ng buhay namin, lalo na pag ano, oras na yung pagkain, wala kang kakainin. Si nanay, nandun naman siya, naglalabas. Dati okay naman yung buhay namin, yung buhay pa yung tatay ko. Nakakain pa kami 3 times a day. 2010 yun, bata pa ako nun. Nung namatay na yung tatay ko, doon ko na feel na maganda talaga yung kompleto pa yung pamilya mo. Eh, nung nawala yung tatay ko, para kaming napilayan, gano'n. Mm-hmm. Kaya wala akong choice kundi magtrabaho sa construction worker. At what age? 13. 13? Nag-construction ka na? 13. Oh. Anong ginagawa mo bilang construction worker? Nag-ano, hollow blocks. Hollow blocks ako kinakarga sa ano truck. Tapos, minsan husgang ka pa ng mga tao kasi ganito yung suot ko. Naka-spaghetti ako. Nakababae outfit ka. Oo. Habang nagbubuhat ka ng hollow blocks at isinasampa mo sa truck. Oo. Tapos, yung kita ko, 125 pesos. Minsan 50 lang sa isang araw. Hindi lang ikaw naman yung gumagawa. Marami kayo. Kaya yung pera, pinaghati-hatian nyo. Kaya yun ang ano, equal sharing kayo. So, magkano yung 100? Minsan, 25 pesos lang. Kaya kailangan mo pa mag-work ulit. Depende lang kasi kung ano yung trinabaho mo. Yun lang yung sasahod mo. 8 years at ako 10 years. Nagsimula ka ng 13. Oo. Si nanay kasi nagtrabaho din siya. Nagkakarga din siya sa truck. Ng hollow blocks? Oo. Tapos may kita mo sa kanya na ang init-init. Tapos, nagkakarga siya. Doon yung pinakamasakit sa akin na part na. Ay, kita mo yung nanay mo. Init-init, nagtatrabaho. Ang sakit para sa akin. Parang wala kang magawa. Mm-mm, kasi kailangan namin magtrabaho. Ilang bibig ang nakaabang para makakain? Umalis kasi yung mga kapatid ko. Tapos, ano lang kami si nanay ako, pamangkin ko. Kaya yun lang. Yung 125 pesos, binabudget ko yun. Bila ko ng isang anong bigas, tapos ulam namin, tapos yung iba, binibili ko na lang. Yung para sa akin na sabon, ganyan. Tapos minsan, sa mga kaibigan ko, hingi ako ng ulam, chinachat ko sila, minsan pupunta ako. Kunwari, tatambay ako, pero may kikain lang ako. Tapos minsan, kapag nagiinom sila, umiinom na lang ko kahit walang kain. Kasi yung pulutan, nilagay ko sa bulsa. Tapos pag-uwi ko ng bahay, kakain ako kasi may kanin dito sa bahay. So, hindi mo kinakain yung pulutan? Hindi. Binubulsa mo? Binubulsa ko. Pero tumatagay ka? Oo. Hindi umiikot ang tiyan mo noon dahil walang laman? Mm-mm, pero laban lang. Sobra palang hirap ng buhay nyo, ano? Tapos, ilan pa kayo lahat magkakapatid? Sa unang asawa ni nanay, 8 sila. Tapos, ako, pangalawang asawa na ako, 8 din kami. 16, lahat ang anak ng nanay mo. Sa amin, magkakapatid, walang nakatapos mag-aral. Hanggang ano lang naabot? Mga elementary lang. Si Miss Catering? Grade 3 lang. Grade 3 lang ako. Grade 3? Ilang years ako nagtrabaho, ilang years ako nag-aral, pabalik-balik. Sa grade 2, 2 beses. Sa grade 1, 2 beses. Sa grade 3, 3 beses. Basta pabalik-balik na ako. Habang pabalik-balik ako, iba-iba na yung teacher, yung iba nag-retired na. Oo. Kaya na-realize ko, ako na lang kaya ang mag-retired ko. Yung ibang teacher ko nag-retired na. Ako grade 3 pa rin. Kaya nag-retired na rin ako sa pag-aaral. Pinaaral ko na lang yung pamangkin ko. Siya na lang pinag-aaral ko. Sabi ko, mag-aaral ka ng mabuti. Huwag mo unahin yung kalandian mo. So, bakit si Miss Catering ay hindi man lang tinapos yung grade 6 noon? Hindi ko na tinapos kasi
Hindi dahil sa nahihiya ako, dahil ilang taon na ako, pero grade 3 pa rin ako, pero... Bakit? Mahina ka ba sa klase? Wala kang focus? O wala sa'yo talaga yung pag-aaral? Wala na rin. Narong way na yung pagkatao ko. Bakit? Hindi naman ako mahina. Parang gusto ko lang din yung makapag-aral. Parang napariwara ako. Habang nag-construction ako, nakatambay ako sa barkada, ganun. Ah, walang focus sa school talaga. Pero sa umaga, construction ako noon. Tapos sa anong gabi nagtambay na ako. Parang construction sa umaga, pok-pok sa gabi. Lady dog porn star. Ngayong ikaw eh, kahit paano ay nakikilala na. Wala bang plano si Miss Catering na bumalik sa pag-aaral? Wala na. Okay naman ako, kaya ko naman. Mag-survive. As long as I can handle myself. Mm-hmm. As long as I know how to love and respect to many people. Wow, first time. Oo, yun. Uh-huh. Okay na naman kahit hindi niyo ako makapag-aral. Para sa akin, ang importante, matupad ko lang yung pangarap ko para sa nanay ko na magkaroon ng lupa at bahay. At makapagtapos ko yung pag-aaral ng pamangkin ko. Okay na sa akin kahit hindi ako makapag-aral. Dahil kaya ko naman. Ano lagi ang sinasabi sa iyo ng nanay mo kapag nag-uusap kayo? Gusto niya magkaroon ng bahay at saka lupa. Kahit hindi maganda. Yung priority namin, lupa talaga. Para hindi kayo pinalalayas. Oo. O, dito ba sa bahay niya pinalalayas kayo? Hindi naman, pero nararamdaman namin. Ang sakit na. Basta yung pakiramdam ko ngayon, hindi nila deserve respetuhin. Ang hirap kasi rumespeto kasi isang taong hindi deserve at magpakumbaba ka. Kaya pinaprayotit ko talaga magkaroon kami ng sarili namin. Pero itong mga pangyayari sa buhay, katulad ng struggle mo dito sa komunidad nyo, somehow ba parang okay na nang nangyayari ito kasi nalalaman ko kung sinong tunay kong kaibigan, kung sinong tunay na nagmamalasakit sa amin. Oo, yun nga. Kaya kailangan kong gawin ang lahat para makuha ko yung gusto ko. Mahirap bang hindi nakatapos? Para sa akin, hindi. Hindi ko alam, hindi naman ako, kahit hindi ako nakapag-aral, hindi naman ako nahirapan. Pero sinasabi ko yung totoo na ganito ako, wala akong pinag-aralan, wala akong perma, hindi ako nakapag-English, hindi ako masyadong marunong sa spelling, pagsulat. Yung nasa isip ko lang, as long as marunong akong makisama, rumespeto, magmahal. At sinasabi ko yung totoo na wala akong pinag-aralan, ito ako, as long as wala akong tinatapakang tao. Naging totoo lang ako. Yung aso, yan ang sisira sa pangarap natin. Di ba pati aso, mahad lang? Di ba? Nakamute na. Nakamute na yung aso. 16 kayo. Ikaw lang bang nag-asikaso sa nanay mo? Sa ngayon na may ako, may kinikita kahit papaano, yung priority ko lang talaga, si nanay, si kuya, tsaka yung pamangkin ko. Nandito lang kami sa isang bahay. Kapag nakikita ko na wala sila, kahit bumili ako ng pagkain, hindi lang yan para sa amin. Para sa aming lahat. Kasi pag walang ulam yung mga pamangkin ko sa kabilang bahay, napapunta ko dito. Pag ano yung dala ko, gusto ko, kahit sila na nanay yung priority ko, gusto ko mabigyan ko rin sila. Wala silang isipin na hindi maganda. Mayroon ako, mabibigay ako. Kahit may sarili na silang pamilya. Since 2019 ka pa nagsimula sa pagiging influencer mo, at ngayon ay kumikita ka na. When you say kita, also, ito na yung parang ikaw na yung breadwinner. Minsan. But iniisip mo pa kung aaminin mo or hindi? Hindi ko alam. Basta ako lang yung nag-provide ng pagkain nila nanay. Pag meron ako nagbibigay. Pero sa akin talaga lahat sa ngayon. Since sa'yo lahat sa ngayon, kaya rin hindi mo ma-improve itong bahay. Or pinili mo ng ganito na ganito ang bahay namin. Kasi ito na yung kinagisa namin. Dito na kami lumaki. Ito na siya. Hindi ko siya babaguhin. Hindi ko to i-improve na ganito lang to kasi lilipat kami. Lilipat kayo soon? Oo, kasi nag-ano ko ng lupa. Sakto lang na dalawang bahay, 200 square meters. Kaya okay. Hindi ko masyadong... Pinagaganda ito? Oo. Kasi lilipad din kami para matapos na yung kababalaghan namin dito sa aming tinitirahan. Uh-oh. Kaya dadandahin ko munang ayusin doon. Mm-hmm. Tapos pag okay na, pwede ko nang ilipat sila nanay. Kaya masaya ako ngayon. Kasi masaya ako dahil may isang taong tumulong sa akin para matupad yung pangarap ko. At yan ay si Madam Hera. Hera Glow. Anong nagawa ni Madam Hera sa buhay ni Miss Katie? Tinupad niya yung pangarap ko para kay nanay. Na? Magkaroon ng lupa.
Kaya yung ginagawa ko para masuklian si Mata, ginagawa ko yung trabaho ko ng maayos. So siya yung bumili ng lupa at yung regalo sa iyo? Oo, para kay nanay. Kaya naman ganun din ang pagtanaw mo ng utang na loob. Oo, kaya para masuklian ko siya dahil tinulungan niya ako, anak, kinatulong niya sa akin. Yun lang yung mapasaya ko siya at matulungan ko sa produkto niya, makapag ano ako. Siyempre, kapag nagla-live ka, anong hindi mo makakalimutang eksena mo sa pagla-live mo? Like, anong comment ang na-encounter mo? Sa mga bad comments, ako kasi binabara ko eh. Sabi nila, huwag daw, seryosohin. Oo. Dapat daw, ignore the, bashers. Oo. Pero ako hindi ko ini-ignore, ini-entertain ko. In what way? Sinasabihan ko sila na, pakialam ko sa inyo, hindi ko kasalanan kung bakit nyo ako pinoproblema. Kaya, kung pinoproblema mo ko, ipagpatuloy mo lang yan. Dahil hindi naman ako yung mahirapan, ikaw. Pero siguraduhin mo muna bago ka mag-husga, tignan mo muna kung nakakakain ka 3 times a day. Baka mamaya husga ka ng husga dyan, once a day ka lang pala kumakain, di ba? Minsan nga, may condolence. Sabi ko, Nay, condolence daw. Sabi ko naman, thank you so much sa nagko-condolence. Condolence din sa inyo. Ganon yung nire-reply ko. Hindi ka galit nun? Oo. Kasi nila, kaya you need to refundable. You need, ano? You need to refund. Kung ginagago ka, kailangan mong i-refund, gaguhin mo rin. So, ang isa pang cute mo yung nanay mo. O nay, meron ng St. Peter. Ano yun tungkol sa... Oo, St. Peter. Kasi meron kasi TikTok account na yung pangalan St. Peter. Kaya sabi ko, St. Peter, nakaluwag-luwag ka na ngayon. Siguro marami nang nadidun arrival. Oh. Sabi ko, St. Peter ha, i-ready mo na kayong nanay. Gusto ko yung kabaong yung naka-tempered glass. Oh. Hindi na-offend ng nanay mo pag medyo morbid yung joke mo? Hindi naman. Sabi ko, yan mo lang na dahil ito ang pagbabago ng buhay natin kung sakali man. Alin yung... Sinasabihan ko sa nanay na sakyan mo na lang na ikaw kung ano man yung ko sa iyo na hindi maganda. Pero palagi may isipin, mahal na mahal kita. Uh-oh. Kung may sabi man akong about St. Peter, then on arrival, ganyan. Sakyan mo na lang ako kasi ito yung dahilan kung bakit tayo nakakakain 3 times a day. Diba? Masakit dito pero busog naman tayo. Ang isa pang nakakatuwa sa iyo ay kapag nakikipag-usap ka sa mga AFAM o sa mga foreigner. Siyempre yung iba, ano ba to? Scripted ba to? May usapan na ba sila sa umpisa pa lang bago sila mag-live? Ano yun? Hindi. On the spot na. Walang scripted. Kung ano lang gusto kong sabihin, sasabihin ko. Recycle kasi yung English ko. Assorted. Ikaw na bahala mag... Hindi mo siya maintindihan pero ikaw na magpapasol. Ikaw na magagawa. Magulo yung English ko. Ikaw na bubuo ng puzzle. Oo. Ikaw na bubuo ng sentence. Ganun yun. Pero lagi ka nakaka-jackpot ng foreigner na kausap. Oo, ang pupugi. Isa lang yung na-meet ko na foreigner. As in person? Oo, pero bata pa siya, 21. So nung na-meet mo yung foreigner, ano reaction niya? Ang sarap niya. Natikman mo din. Hindi pa. Pero kumusta ang puso ni Miss Catering? Masaya ba? Oo, masaya naman ako. Meron kang jowa? Oo, may jowa ako pero syempre may mga tao mapangusga. Akala nila lang ako sa social media. Pero pa-content lang. Oo, I can handle myself kasi mahirap masaktan at maloko ng isang tao. Kaya kahit may tao akong mahal, I prioritize my family. Na-handle ko naman kasi I know love is not refundable. Kaya pag iniwan ka, magmahal ka ng iba. Kasi libog lang yan. Oh. Hindi ka umiiyak sa lalaki. Hindi, kasi tinatanggap ko na lang. Na? Na iniwan tayo kasi marami pa mga lalaki. Kung iniwan ka, magmahal ka ulit. Buti okay lang sa nanay mo na meron kang partner. Okay lang, masaya naman siya. Hindi naman straight yung partner ko. Crossing. Crossing. Yeah, made in Bauma. Bygone ka tol. Gagawa talaga. Oh, anyway. Dati, Miss Catering, nag-guest ka sa Magandang Buhay. Tapos parang nangako si Carla Estrada sa'yo na gagawin kanyang PA. Ano nangyari doon? Yung time kasi noon, yung in-interview ako, mga 3 days nagsara yung ABS.
nag-stop. Ah, nag-stop. Oo, nagsara na. Oh. Kaya, nahack din yung account ko. Parang wala na, inayaan ko na lang. Pero may pinangako siya. Nakunin niya akong PA. Oh. Pero wala nangyari. Kahit nakita nga kami dito sa lugar namin, hindi ko lang kung naalala niya ako. Pero hindi naman ako nag-ano na. Tampo. Oo, wala sa akin. Okay lang. Hindi naman ako nagkaroon ng galit. Kung gusto niya, siya na lang kunin kong PA. Joke lang! So dito, ano ang routine mo everyday? Yung return ko everyday, tapos ko mag-live. Pag-isip ko na umaga, mga 6-7, nagla-live na ako. Kano, na send abuloy-abuloy, ganyan. Uh-uh. Tapos, ano, walang ulam, ganyan. Pababili ko yung kapatid ko, ganyan. Tapos, kasi ngayon, ano na kasi, nakapokus na kasi ako sa ano, palagi ko nagla-live. Dati yung ginagawa ko, nagugas ako, nagwawalis bago mag-live. Pero nagkagawa ko pa rin naman. Saan galing yung pagiging funny mo? Yung marunong ka magpatawa, nasa timing. Ganun lang kasi ako, bata pa lang ako. Pariwara ako, bata pa lang ako. Kaya naano ko siya magpatawa, ganun. Mm-mm. Alam mo, ganun din sinabi sa akin dati. Kung saan galing? Sabi ng psychologist, galing niyang pagiging masayahin, komedyante. Dahil kumakalap, habang kumakalam daw ang sikmura mo, ang dami-dami mo nakikita sa paligid para libangin ang sarili mo na hindi mo maalalang nagugutom ka. Oo. Kaya ginagawan mo ng kwento, ginagawan mo ng katatawanan. So, ganun yun sa'yo. Oo, kailangan maglibang-libang. Pag gutom ka, libang-libang yung sarili para hindi mahalatang gutom ka. Pag busog na, manahimik ka na kasi busog na. Hindi ka na pwedeng gumalaw. Kasi pag gumalaw ka, magugutom ka ulit. Malaking tulong yung nangyayari, kahirapan sa buhay mo. Kasi alam naman natin na mahirap ang buhay talaga ni Miss Katie. Pero dito ka humuhugot ng lakas sa kahirapan. Oo. Kailangan talaga dito yung, siyempre mahirap lang tayo, kailangan natin lumaban. Kahit ganun kahirap, lumaban lang at maging masaya. At maging kontento na lang kasi hindi man natupad yung pangarap natin. At least, kontento ka na, masaya ka, paano man yung meron. And I'm sure yung nanay mo masaya sa'yo. Kasi sabi ng nanay niya, parang lumalabas, ikaw ang breadwinner niya. Kausap ko siya kanina, sabi, parang ang laki-laki ng tulong mo talaga sa kanina. Sobra yung pagiging blessing mo sa kanya at sa apo niya at sa kuya mo. Oo. Kaya ako, alam mo sa mga kapatid ng nanay ko, eh dito sa lugar namin, wala kami kamag-anak, ano, parang wala kaming pinsan, ganun. Huh? Oo, dito lang nag-stay yung nanay at tatay ko dito sa lugar na to kasi dito si nanay at tatay nagtatrabaho dati. Oh. Yung mga pamilya ni nanay, kapatid niya, nandun sa ibang lugar. Yung mga kapatid niya, doon may lupa, yung mga anak nila, mga professional, may abogado, may polis. Kaya minsan naisip ko, bakit yung mga kapatid ni nanay, yung mga anak, mga professional, pero kami, grade 3 lang, ganito lang, parang dito na upunta sa amin yung sumpa. Kaya nag-ano din ako, na kahit papaano, meron din akong... Nasusumikap ka. Oo, para kapag punder din, kahit ganito lang ako, kahit hindi man ako professional, kahit grade lang ako, at least meron akong may pagmamalaki. Pero hindi mo naman pinagsisisihan. Hindi. Dahil alam ko, kahit wala ako pinag-aralan, kaya ko matupad yung pangarap ko at yung gusto ko. Magpuporsige lang ako. Yun lang, nainggit lang ako kasi sila kapag tapos mag-aral, kami dito kumatos 3 times a day. Kumatos ang brain tumor. Nag-live kayo ni Aling Mirna, tapos ay kwento mo yung sa tatay mo. Totoo ba yung kinuwento mo na yung kuya mo na binugbog yung tatay mo? Oo, dati nag-away silang dalawa, nagkasagutan, nagbubugan sila. Tapos inapakan yung, alam mo yung GSM na inapakan yung leeg? Oo. Di ba may angel at saka yung baby? Yung picture? Oo. Yung parang yun yung ginawa. Tapos mga ilang days, mga 10 days ata, yun na yun, namatay na yung tatay ko. Kaya ang hirap sa may pamilya, may isang pariwara. Oo. Kaya kami na lang yung umiintindi, ganun. Lalo na ngayon na ako yung nag-ano ko inaasahan. Oo. So, asa na ngayon yung kapatid mo? Ayun, may asawa na. Pero ano, may galit pa rin ako eh. Sa mga kapatid ko, iba may galit ako. Bakit? Kasi alam mo yung, uuwi, kakain lang. Parang ginagawa nilang restaurant yung bahay namin. Tapos, asar-asarin pa ako. Kaya nananahimik na lang ako. Pero wala naman ako magawa kasi mga kapatid ko sila. Kaya, so, literal talaga na, upunta rito, kakain lang, aalis din. Oo, sa aalis. Aha, kaya sinabi mo
parang restaurant lang. Oo. Pinagagalitan mo sila? Hindi, minsan kasi pag ako magalit, ako na naman yung mali. Ganyan. Hinahayaan ko na lang. Oh. Kaysa maano pa ako, parang napabayaan ko na lang. Kasi may mayaalis yung katapos kain. Hayaan ko na. Pag andito yung kapatid mo, anong reaction ng mama mo? Excited siya? Tuwan-tuwa siya? Andito hindi. Yung... Alam niyang mag-aano ako. Kaya tumitingin agad si nanay sa akin. Anong ibig sabihin ng tingin? Parang sumising niya sa agad na huwag pabayaan mo lang. Si nanay din kasi yung nasasabi na huwag mo ano kasi kapitid mo rin. Kaya nayaan ko na kumain sa dyan kasi alis din naman. Pero nagingit-ngit ka deep inside? Oo. At yun hindi niyo pinag-uusapan magkakapatid? Hindi, nayaan ko na lang. Basta ang priority ko si nanay pamangkin ko. Sino layo nandito? Kaya pala one time nag-ano ka. Na ginagawa niya itong restaurant. Oo. Kakain dito alis. Kaya nga. Uuwi lang kayo para kumain. Pagkatapos kumain, naalis kayo. Anong akala niyo sa pamamahay na to? Restaurant? Tapos kain, fire exit agad. Kain, fire exit agad. So, wala kang remedyo doon? Tanggap na lang? Hayaan na? Tanggap na lang. Kasi pag mag-anak, baka mabugbog pa ako. Ma-disable ako mamaya. Hindi na ako makapag-live. Kapatuloy-tuloy na yung aboloy kong madidun arrival. Kaya ano na lang, hiyaan na lang. Anong wish mo para dun sa mga kapatid mo o yung sana mo sa mga kapatid mo? Sana hindi na kayo pariwara kasi gusto ko tatrabaho sila pero iniinom pa rin. Bahala sila. Pinapagod na ako. Wala na akong sana. Sana maging okay lang sila. Dukagod. Umiirap-irap ka lang. Wala na akong sana, basta okay lang sila, humihinga. Okay. Dahil pag nagkahabol ng iningayan, sa'yo rin lalapit. Oo, doon ako magsasana. Sana makahinga ka pa. Yes, grabe, no? Tinitiis mo lahat. Kailangan. Dati nga, bata pa ako, binubugbog ako. Pero ngayon, okay na lang sa akin. Pero minsan lang naman sila nagbalik dito, kakain. Buti minaabutan silang pagkain dito. Paano pag wala? Oo, sabi ko nga, i-chat niyo ako kung uwi kayo kay para maitago ko yung pagkain. Misa pag kumakain dito, suka ano, bill out ka na. Mapa-bill out ka na. Isa ganun kuminsan. Ano sagot? Wala. Comatose lang siya. Ano lagi yung naririnig mong payo sa'yo ng nanay o bilin sa'yo ng nanay? Para hindi ka kumawala dun sa konseptong huwag lalaki ulo mo, huwag kang magbabago. Ano laging bilin niya sa'yo? Ano parang ako? Same difference. Ano same difference? Same difference. Same o different? Ano ba? Mag-isa lang. Same difference. Parang yung ano yung dati. Arong sin ata ako. Same pa din kung ano man ako dati. Hindi ka nag-iba. Oh. Your mom is 65 na and you cannot imagine na sandali na ayaw nating mangyari pero di ba minsan may takot tayo. Ano yung takot mo? Yung takot ko yung dumating yung time na matupad yung pangarap ko pero wala na. Yung nanay ko. Yun yung kinakatakutan ko na ayaw ko mangyari. Kasi kung matutupad yung pangarap ko na wala na si nanay, sana hindi na lang matupad yun. Kasi sayang lang. Ginawa ko yung lahat. Kahit matagal, matupad lang yun. Pero andito pa siya. Bakit mas pipiliin mong mas kasama mo nanay mo kaysa matupad ang pangarap? Kung hindi niya maabutang magkaroon ng katuparan yung pangarap. Kasi ang hirap kasi na nangarap ka yung gusto mo para sa magulang mo. Natupad pero hindi niya nakita. Para sa akin, sayang lang din. Mas gusto ko pang mabalik yung dati na andito pa siya. Kahit hindi ko man naibigay yung pangarap ko, at least andito siya, malakas siya, masaya kami, kontento kami. Grabe magmahal ng nanay si Miss Catering, no? Pero inaano ko talaga na matupad talaga yun. Na hanggat nakikita kong nakakalipad pa siya. Ginawa mo naman na ng galing nanay. Gaga. Half kasi siya. Anong half? Half body. May cut off. Tuwing alas 12 lang. Kaya lumaki siya sa farm. Pero hindi, sobrang happy ng nanay mo for you. Kanina kausap ko si mami, no? Talagang ano siya sa'yo, sobrang believe. Tinan mo naman ha, kung sino pa yung minsan, ala nila yung bakla yung pariwarain, di ba? Hindi nila alam, yung bakla pa pala ang sasalo ng lahat. Meron ka bang ganun dati na parang ayaw nila ng bakla nung araw? Oo, yung parang hindi katanggap, pero sila pala yung gagawa ng
magandang gawain para sa pamilya mo. Oo, oo, oo. Ano message mo sa nanay mo? Yung gusto kong sabihin kay nanay na lumaban ka lang, huminga ka pa. Pwede mong tigilan yung paghinga pero wag mo lang ipagtuloy-tuloy. Maging malakas ka. Ingat ka sa paglanding pag lumilipad ka alas 12. Kasi alam ko na darating na yung time na mabibigay ko na yung pangarap ko para sa'yo. Kunting panahon lang. Kaya maging malakas ka para makapag-ano ka pa. Galagala. Diba? Anong message mo doon sa mga naniniwala sa'yo, tumatangkilik sa'yo at napapasaya? Yes, sa mga, of course, gusto ko munang mag-thank you sa mga taong sumusuporta sa akin at natutuwa sa akin at tumutulong sa akin. Thank you sa inyong lahat. Alam ko na sa una lang masaya. Balang araw magsasawa din kayo. Kaya hanggat maingay pa yung ano natin, go lang ng go lang tayo dahil alam ko na kayo din yung tutupad yung pangarap ko sa buhay sa inyong suporta. At syempre kay Ma'am Hera, kay Madam, thank you so much, Madam, kasi dumating ka sa buhay ko. Ikaw yung taong nagtupad ng pangarap ko para sa nanay ko. Kaya maraming salamat, of course, kay Aling Noyna. Syempre, kung hindi dahil sa kanya, hindi kita ma... Oo. Uy, thank you nga pala kasi pinagbigyan mo kami. Alam ko maraming kumukontakt sa'yo, pero kami ang naging priority mo. Oo, kasi pupunta ka dito at gusto ko rin naman makita mo yung munting bahay namin. Diba? Gusto ko maramdaman mo yung buhay probinsya. Oo, diba? Mm-hmm. Kaya ang cute niya kasi ang liit lang pala nito pero ang laki sa screen. Oo. No? Anyway, thank you so much. Yes, thank you so much. Miss Catering, at pagpatuloy mo yung pagiging mabuting anak. Mm-hmm. Para pag ano, gusto ko naman maging masamang anak. pag matupad na ba yung pangarap, pwede nang maging masamang anak. So anong na-realize ni Miss Catering sa buhay? Yung na-realize ko lang sa buhay kasi syempre marami akong pinagdaanan, pagsubok, mga hirap na aking pinagdadaanan. Pero kahit anong mangyari, hindi ako sumuko. Lumaban ako, kahit wala akong pinag-aralan, kahit hindi kami nakakain 3 times a day, lumaban ako dahil naniniwala akong darating yung araw na matutupad ko rin yung mga pangarap ko sa buhay. Kahit ano pang pinagdadaanan natin, lumaban lang tayo at hindi sumuko.